Okay, update, update. So, bagsak si BTC, no? So, nasa area tayo ng below 60K actually. So, titignan natin to. Zoom in tayo. Tanggalin natin to saglit. Yan. Tsaka ito, no? So, perfect na nagano tayo, no? Nakatama sa 236 ng malaking fib na to. Punta tayo ng weekly saglit para makita lang natin. Yan. So, 57861, no? Exactly dun tayo nagba-bounce. So madalas sa fourth wave, ito no, meron tayong 1 to. Ayusin natin 'to. Mga dati kong drawing. 1 2 3 4 ang number 4 madalas ang target niyan. 236 at 382. Okay? Tong dalawang 'to. So hindi ako magugulat kapag dito na siya mag-bounce. Kasi meron din tayong ano no, descending channel na possibly itong type of correction na 'to, Elliott triangle wave, ABCDE. Meron na tayo dito ABC correction na flat correction, no? Parang expanded flat correction ata to or running flat, I'm sure, pero some sort of flat correction to. Okay, so meron tayong ABC dito na ganito, no? Sa number 2 ABC, parang siyang ano, no? Mukha siyang running flat, no? Mukha siyang running flat, no? ABC correction. So ang madalas na nangyayari after ng ABC correction na flat, ang fourth wave, so after ng second wave, ang fourth wave na gagawin na correction ay ibang klase na. So hindi na siya flat. Okay, hindi na siya flat ang aalabasan. So ang ginagawang correction ni BTC sa ngayon, sa tingin ko, at least sa nakikita ko, ito pa rin, no, Elliott triangle wave. So mataas ang probability kung in case na ganito talaga ABCDE ang correction, may high chance na mag-fifth wave tayo. Okay? Na magbabounce na tayo dito sa mga area to eventually, malapit na, sobrang lapit na, tipong baka bukas meron na, no, possibly. No, hindi ko sure ha, pero ayun ang probability na nakikita ko. Okay? So, ayun nga, after ng flat correction, no, hindi na pwede maging flat to. So, ang ginagawa niya, Elliott triangle wave, or kung in case na hindi Elliott triangle wave, may chance na baka meron tayong ABC correction zigzag. At madalas doon pupunta sa 382 yun. So, baka dito ang A, dito ang B, at dito ang C. Possible, no? Ayusin natin ito. B, C, zigzag. So, uusog natin to dito sa right side, zigzag correction, at mas malalalim ang mga correction ng zigzag correction. Okay? So, makikita natin ang C wave malalim, no? Malalim. Kasi ito, ang A wave, 5 waves. Ang B, 3 waves. C, 5 waves sila, no? So, mukha namang hindi 5 waves tong ano, no? Kung ito bang A wave. Pwede rin... actually, no, baka pwede rin ganito, no? Alisin natin ito saglit, ha? So, may isa pang possibility, no, na baka itong buong to, baka A wave pa lang to. Pero, hindi ko masabi kasi medyo kasing haba niya na itong ABC correction na to. So, ano lang to, parang thought experiment pa lang to. Hindi natin sure. So, baka pwedeng A, B, C correction pa lang to. Ganyan. Na zigzag. Possible. Pero mahaba to, no? Mahaba nga lang itong ABC correction na itong kaalabasan. Kuumpara natin to sa A, sa second wave, medyo mababa ang probability. Pero pwede pa rin mangyari kasi ang pump nito na mabagal. Mabagal ang pump nito. So, pwede na rin natin ma-expect mabagal din ang correction. Okay? So, ganun lang nakikita ko, no. So, ano pa bang pwede natin pag-usapan? Yung last video, no, na pwede tayo magano dito, mag take ng position sa 57861. Medyo baka na-miss niyo na ata, no, kasi naka-bounce na ng onte, no? Pero pwede pa ata itong pasukin. So, punta tayo ng 4 hours. Ngayon lang pala, no? Ngayong araw lang. No, meron pa tayong chance siguro, no? So, pwede pa itong mag-push down pa ng medyo baka pwede niya pang i-liquidity grab to, no? Itong part na to ng C-wave ng ABCDE. Possible pa. At baka doon pa mag-bounce, no? Kunwari, mabilis na wick down, then mag-close above dito, no? Then push up, possible mangyari yun. Okay, kailangan natin bantayan. So, tingnan natin ang volume.
dito sa daily kung may pinagkaiba ba. Oh, bago to ah. Ngayon ko lang nakita to ah. Buy, sell. Pwede ko bang tanggalin to? Hindi ko kailangan to eh. Oh, anyway. So, ganun pa rin no. Ang itsura niya eh, pabagsak pa rin ang volume. So, meron pa rin tayong consolidation na masasabi na nangyayari dito, no? Consolidation. So, ang pushdown na ito, makikita natin medyo mahina, no? Mahina ang volume. So, expected, may lakas ng may junk shop dito, napakaingay, no? So, expected natin na pwedeng mag-bounce dito sa mga area to, lalo na't mahina ang volume sa dump, no? So, ibig sabihin, isang pagpasok ng ano, isang pag-rile up ng mga bulls dyan, pwedeng mag-bounce agad na malakas yan. Okay? So, medyo worrying sign nga lang, baka meron tayong 5 wave counts dito. So, kapag 5 wave counts to, medyo hindi maganda yon kasi dapat 3-3, parang 3-3-3-3 to eh, no? Ang alam ko. Pwede rin 5-3-5-3-5 kasi hindi ko makita yung 5 dito. So dapat ganito, no? Kapag may ABCDE, meron siyang dalawa, at least sa alam ko, dalawang type of wave counts sa loob, no? So ang A wave pwedeng 5, ang C wave pwedeng 5, at ang E wave pwedeng 5. At ang B tsaka D puro 3. So 5 3 5 3 5. Pwede ring lahat sila 3. Okay? Pero hindi sila pwedeng maging 3 3 5 3 5, bawal 'yon, or ano man combination, basta ang dalawang combination lang 5 3 5 3 5 or 3 3 3 3 3. So oh sorry. So ito example, no. Alisin muna natin ang volume. Hindi ko makita ang 5 wave counts to. Possible ba? Hindi ko sure. Baka ganito, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4. Overlap to, no? Overlap. 4, 5. Hindi ko sure kung pwede yan, no? So, dapat dito makakita rin tayo ng 5 waves. Tingnan natin. 1, 2, 3, puro almost close, no? Yung mga 1 tsaka 4. Bawal kasi madalas ang 1 tsaka 4 nag-overlap. Pero hindi ko sure kung gumagana ba siya sa ano, sa ganitong klaseng overlapping correction. Oh, hindi ko sure. Hindi ko matandaan eh, no? At dito, meron din tayong 5 wave counts dito, possibly. At tayo, 1, 2, 3, 4. At kung saan man paparating tong number 5, no? Pero lower low na siya, so may possibility 1 2 3 4 5 complete na 'to, no. Okay? So may chance, medyo hindi mahirap nga lang mabasa tong A tsaka C. Parang ano, parang pilit ang A tsaka C para sa 5 waves. So ibig sabihin ang B tsaka D eh 3 waves, 1 2 3. Yan. Tapos meron din tayo dito 1 2 o possibly o baka di natin sure kung alin dito 1 2 3 yan. Baka dito yung 1, 2, 3 niya, no? So, ibig sabihin, may chance na 5, 3, 5, 3, 5 to. Okay? Kaya meron tayong 5 waves dito sa area to. Pero in case na 3, 3, 3, 3 lang to, ganito lang dapat ang itsura niyan. 1, 2, 3. Ito sa A wave. Sa C wave, 1, 2, 3 lang to. 1, 2, 3. At dito sa E wave, dapat 3 lang to. Kaso parang 5 waves to, no? Masyado maiksi yung C. No, medyo mahirap mabasa tong letter E natin para masabi natin 3 waves lang siya, no? So medyo delikado yun. So medyo balimbing, hindi natin sure kung alin doon, pero mas highly likely pa rin na correction pa rin to. Okay? Highly likely na correction pa rin to, ha? In case na hindi, ha? Aabang tayo sa 382. I mean, in case na hindi ABCDE ang sinusundan at ABC correction na malaki palang ganito, abang tayo sa 382. Okay, sorry. Yun, tapos dun tayo mag-decide kung okay, ABC correction na ba to, or baka merong mas malaking kakaibang gagawin si BTC na baka biglang mag-crash ng matindi. Okay, pero malabong mangyari sa tingin ko sa ngayon, lalo na ang volume natin mababa, no? Mababa. So, low probability na magka-crash si BTC na
ng mga below 49k, no, medyo mababa yung probability. Siguro yung pinakamalakas na pwedeng i-crash nito eh hanggang 31k, no, pinakamalakas na crash, pero napakababa ng probability nun. Okay, sa ngayon, ha, sa ngayon hindi natin makikita yung support in volume para mag-crash na ganun, no, hindi natin makita. So all in all, bullish pa rin si BTC. Okay, all in all, ha. So abang tayo, pwede na tayong mag-long dito. Syempre, ano lang, no, stop loss in profits, profits loss, stop loss lang dito. Kapag nag-pump, ID goods. Tapos ano, gamitin niyo na lang yung mga susunod na mga mabibreak niya as stop loss in profits in case na mag-break dito. Mag-break dito, stop loss in profits lang dito hanggang sa mag-pump, no. In case na baka biglang bumagsak pa pala, no, hindi natin kasi masasabi. Okay, so probability game lang talaga siya. Hindi natin masasabi kung guaranteed na gagawin ng price yun. Kahit ano, kahit sabihin natin, no, na babasa natin ng almost exactly ang galaw ni BTC at hinihintay natin ito ng napakatagal na simula pa ata ng dito pa lang siguro ata, no, ng April hanggang ngayon sa hanggang July, wala tayong masyadong update kasi alam natin na ganito gagawin ni BTC, no. So, maganda, no? Ang masasabi ko, siguro mas marami dapat ang nilalabas kong video about sa longer time frames na TA, no? Kasi mas ano siya, mas accurate siya kasi mas marami data tayo mapagkukuhanan kaysa sa yung mga shorter time frame na tingin 4 hours, 1 hour. Titignan lang natin yung 4 hours at 1 hour sa mga gusto, kung in case gusto natin mag-trade bigla-bigla, no? So, ito, since nakapantahan na natin yung daily, meron siya confluence siguro sa 4 hours. Oh, meron tayo dito sa 4 hours siguro na meron tayong malit na 1, 2, 3, 4, 5 siguro dito. So, expect natin mga banda dito. Pwedeng mag-bounce-bounce dito, no? Oh, so, oh, pwede natin double-check yung mabilis. Kung ito ang second wave, ito ang third wave, ang fourth wave, banda dito. O possible pa pala mag 53k, no? So ang 53k eh itong order block na to, no, para sa push to the downside. So tingnan natin kung hindi ganito. So ang fifth wave eh 0.618 ng fib retracement, no, ng pabaliktad. At tama ba? O 1.618 pala, sorry. 1.272 hanggang 1.618. Sorry. Baliktad pala. Yung ano ata yun. Fiber extension pala yung sinasabi ko. Okay, so possible target ni fifth wave kung titingin lang tayo ng ano, ng 4 hours, no? Etong area to. Etong dalawang to, no? 57k hanggang 55 to 20 area, no? Dito sa 1.618 or dito sa 1.272. So may ano na siya, no, meron na siyang confluence dito sa 236 ng higher time frame at sa fibs ng maliit na time frame na to ng wave count na to kasi meron tayong 5 waves dito, no, 1 2 3 4, then may paparating tayong 5, meron tayo ditong 3, meron tayo dito 4. So ang measurement natin mula 3 hanggang 4 para makuha yung 5. Okay, medyo malabo, hindi niyo nata siguro maintindihan yung sinasabi ko doon, pero at tina-target natin dito yung pagbagsak nito, no, kung saan siya pwede mag-bounce. So ito pwede, dito pwede, dito pwede. Itong 1.414 medyo nasa gitna lang yan. Hindi ko actually sure kung tuwing kailan nagbabounce dyan, pero madalas nagbabounce sa 1.236272 o 1.618. Okay? So ilang siguro update natin. Puro long tayo dito sa ngayon, ha? Puro long, ha? Ang pinakaano natin, pinaka-bias natin, puro long, lalo na titignan taga, RSI. Ang RSI nagbibigay ng bullish divergence, no, sa 4 hours. Wala na ang RSI natin, bullish divergence potentially, okay? Sa daily, bullish divergence din 'to. Okay, so meron tayo sa 4 hours, meron din tayo sa daily, so may confluence tayo na bullish dapat ang bias natin, okay? So ano to, no, reversal pattern tong gantong klaseng bullish divergence. Yung regular bullish divergence na ganito, na mas mataas ang RSI kaysa sa price. Ibig sabihin, medyo pumapasok na ang mga buyers diyan, okay?
Ibig sabihin, may strength ang buys. Ano ba? Tiyan na sa weekly, siguro. O, 50 RSI, no? Support to, no? Support ang 50 RSI. Makikita natin para mag-stay bullish. Madalas, nasa above ng 50 RSI. So, makikita natin dito. Zoom out tayo. Yan. Simula nung umangat tayo ng 50 RSI dito. Yan. Puro pump to, no? Puro pump. Okay? So, meron tayong konting pagbagsak below 50 RSI. Ito. Pero naka-recover ulit tayo. Throw back in. Yan. At puro pump to nga. Alabas, ano? So, andi dito ulit tayo sa 50 RSI. Malakas to support ang 50 RSI. Okay? So, in case na mag-382, ang gagamitin na support nito most likely dito sa 40 o 45 RSI na ito, no? O, baka 45 RSI. Yung area nga, no? Itong dating pinag-bouncean ng RSI na ito. Ito. Yan. Okay? So, ilang abangan natin na kung babagsak man sa 382. So, ilusig group date natin. May pag-uusapan ba tayo? DXY, wala naman. S&P. Pumpers pa rin siya, no? Makikita natin. Medyo yung pump niya medyo mabagal na parang naiipit. Nasdaq, ganun din nata to. Oh, lumalagpas to, no? Si Nasdaq, ayusin natin si Nasdaq, baka ganito to. Yan. Oh, hindi natin sure kung ano yung pinakatama, no? Baka candle close to candle close pa to, no? DXY, ganun pa rin, walang ano, walang masyadong galaw. Pero di rin siya nagbe-breakdown, no? So, ayun si group date natin. FTM, bagsak na bagsak, no? So, total 3 siguro. Last na to. Total 3. Tignan lang natin kung gaano kasaklap ang alts ngayon. Dami nating drawing. Drawing natin to siguro. Yan. Nagsusupport pa rin siya sa 0.5. So, goods pa naman ang FTM. Medyo mababa ang ibinagsak niya. Or malaki ang binagsak niya, no? Siguro ibang alts din, no? Medyo malakas din ang binagsak. So sa si Matic siguro. Matic. Ito. Almost malapit na siya, doon sa second low niya, no? Meron tayong first low dito. Ito yung second low, no? Basically, din nasa second low ulit siya. So, maganda siguro, kung sabihin natin, bullish pa rin si BTC, maganda siguro maka-re-enter sa mga mabababang prices ng alts sa ngayon, no? No, masasabi ko kung possibly magpa-pump pa rin si BTC. Pero yun lang ano, ang nakikita ko, no? In case natutuloy si BTC pataas ng 80H pa, ng papuntang 80K to 100K siguro at least, may expect natin hahabol ang alts pero hindi na ganun kalakas. Ano? Siguro mga ano lang to. Baka, di ko makitang mag-80H to, no? Yung FTM. Siguro kung mag 80H man, maiksing 80H lang siguro, mga ganyan lang siguro, then babagsak ulit. So anyway, ilang i-update natin. Ingat sa trades at GG's boys.